Yo, good morning mga Ludes. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, papakita ko lang po sa inyo ang aking ang aming mini chicken farm. So wala na, huwag na natin patagalin pa. At eto na po. So by the way, andito na pala ako ngayon sa Mindanao. Ayan po ang bahay namin. Ayan po, dito ako sa Likords. At ito naman ang aming space sa likod. So medyo malaki siya, kaya nakapag-decide talaga ako na mag-alaga ng manok dito. So pwede ko ba kayong tawagin na ka-backyard? Ayan, na magsisilbing backyard farm, backyard farming po ito. So ayan na po, saktong-sakto yung space po dito sa likod. So ito po ang aming, ayan, nasa 2 months old na po ang mga to. So every batch po kasi ay sineseparate namin. Yan, 2 months old na po ang mga yan. Yan, nilagyan po namin ng petchay at repolyo. Yan, tinutukan naman nila, hindi na namin sineshred. Sabi ng papa ko, siya kasi ang nag-aalaga dito. So kahit mga niyog po, diretso na niyang pinalagay, okay naman. So kanya-kanya naman tayong style. Kasi nakikinig naman ako sa papa ko kasi veterano naman to sa pag-aalaga ng manok. So ayan po, mga 2 months old namin. So ayan yung mga petchay na ilalagay namin. Pinaglalaroan lang nila yan. At busog pa yung mga yan kasi kakakain lang. At galing akong palengke. Ito po, nakakuha ako ng isang sakong petchay at repolyo. Ayan, kaya meron silang pang snack ngayon. At dito naman tayo sa brooder. Ayan, hindi pa po ito naka free range kasi kulang pa sila sa edad para ilagay sa free range. Ayan, nasa 2, 4, 6, 8, 10, mga 12 na manok dito ang brooder house namin. Kasi hindi po namin nilalagay yan sa sahig o sa free, sa range net kung wala pang saktong edad. Ayan, kailangan matibay na rin sila, asistensya nila at saktong edad kung ilagay na natin sa free range. Sarado na natin. Napakasimple lang po ng aming kulungan. Ayan, iyan lang ang lock. At ito pa. Ayan, daan na natin mamaya. Ayan, brooder house namin. So ito po yung mga breeder namin. So nag-umpisa po kami sa 12. 12 na inahin. So ito po ang aming, ang ratio po namin dito is 5:1. 5 inahin at 1 roe. Ayan, basilan po ang roe na yan. Tapos yung mga inahin ay native chicken. Kasi po ang aming plano po ay for meat production. Ayan, bebenta namin for meat production. Ayan, anyway, naglilimlim. At tingnan lang natin ang kanilang mga itlog. So ayan po, problema, may tinuka. So nag-order naman po ako ng hindi natin maiwasan talaga yan, may mga ganyang manok. Nag-order na ako ng fake eggs para sa kanila. Dito naman tayo sa breeding pen number 2. Ayan, 5 inahin din po andito. Ay, 4 lang pala. Ay, 5. Ayan, 5 po. So yung dalawa ay pinagpahinga namin. 12 kasi ito, 12 na inahin. Pinagpahinga namin kasi siyempre, kailangan magpahinga din, hindi itlog ng itlog. Ayan, yan ang roo namin. At itong basila naman ay kinukonsider naman natin na isang native dito sa Pilipinas. So native, pure native ang inahin. At basilan po ang aming roe. Ayan, for meat production. Cross na namin. Ayan ang breeding pen number 2. So lahat po ng ipapakita ko sa inyo, tulad nung kanina, nung una nating tiningnan doon, ay ito na po ang produkto ng aming breeding pen 1 and number 2. So ito po ang aming brooder house, isa sa aming brooder house. So sa ngayon meron kaming 3, ay 5, 5 brooder house. So ito po, naglalaman ng
Yan, mga month old pa yan sila. May isang buwan pa ang edad niyan. Napakasimple lang po ng aming patukaan. Ayan. Para makatipid, ayan, galon lang po yan. Tapos ganito. Si Papa lang po ang gumagawa niyan. Ang kahoy lang yan. Tapos ito ang brother number 2. Ayan, window 1. Tapos ito naman po ang window 2. Ayan. Nasa ilan ba yan? 2, 4, 6, mga 10 o siyam. Every pen. So, ito naman ang brother number 3. Ayan. Hindi pa sila naka-range kasi syempre po hindi pa sila sakto edad para ilagay sa lupa. Ayan. Ang tatuka pala namin dito ay Integra 200 yata. Integra 2000 pala. Sorry. Ayan po, kahoy lang po ang ginawa ni Papa dito. Kahoy lang tapos may net para hindi makuha ng ibang manok pa. Ayan. Tapos yung tubig ay nasa loob. Tinan mo yung ginawa ni Papa na tubig dito. Ayan, galon lang po yan. Marami naman po ang laman at hindi basta-basta nauubusan. So dito naman tayo. So ito po yung pinakapanganay na anak ng aming mga breeder. Tingnan naman ang lock, napakasimple lang. So ito po ang mga panganay na anak nila. Yan, malalaki na po yan. So pagpipilian namin yan para gagawin kasi namin, mga gagawin pa kami dito, malaking project pa to. Para sa mas maraming breeding house at sa para mas maraming range net para sa meat production. So ayan. Yan, malalaki na po yan. Nasa 2 kilo mahigit na po ang mga to. At ito ay mga 19 pieces. 19 yata yan sila. So pagpipilian namin yan kung anong magandang klase talaga para maging breeder. Yan, isa sa magiging breeder namin yan soon. At gagawa pa tayo ng mga net dito kasi malaki pa po ang space dito. So ayan po ang aming mga panganay galing doon sa mga breeder namin. Magiging breeder na rin to ang mga to soon. So ayan po. Pinapakain namin ng cabbage din. Busog pa yung mga yan kaya hindi pa kumakain. Alright. Katabi naman nito ay yung sumunod sa kanila. Puntahan lang natin. So galing po tayo dyan kanina sa range net number 1. At ito na po ang ating grower house. Number 2. Ito yung sumunod na batch sa kanila. Galing doon sa mga breeder natin. Ayan, nasa loob yung mga yan. Tingnan mo naman ang mga DIY ni Papa, oh, pangtubigan. Yun lang. Tapos ito po yan sila, lahat. Nasa loob. Ito ay mas marami sila na batch na to. Ayan, isa din sila sa pagpipilian namin para maging breeder soon. Ayan. Napakasarap po sa feeling na pagdating mo dito. Ay, habang nasa barko pa kasi ako, ay ayan. Pinapaalaga ako na kapapa, bumili na kami ng mga breeder. Nag-umpisa sa kami sa mga 12 na breeder na inahin. Ayan. Meron pa sa taas. So, ayan. Medyo marami na rin po. Pero sana mas dumami pa. At hopefully po, ipagkaloob ng ating Panginoon ang aking mga plano. So para sa akin, malaki po ang vision ko sa native chicken meat production. So bilang OFW, ako po ay isang seafarer sa cruise ship. So isang waiter sa cruise ship. So nagbabaka sakali lang kasi dito ako eh. Dito mahal ko to. Mahal ko ang pagmamanok. Dati pa. Kahit wala kami ganito kalaking manukan, pero sanay ako sa mga bukid na mga gawain. So kaysa naman hindi ko susubukan, ma-fail man o hindi, pero positive po ako, hindi po ako nag-iisip ng failure. Pero meron naman talagang failure sa lahat, pero hindi ako nag-iisip ng failure. Kung meron man ay tatanggapin natin yan. It will serve as a lesson. So ngayon po, yung mga breeder namin, yung mapipili naming breeder dito ay gagawin na ang sobra ng hindi namin mapili ay ibebenta namin. Okay? And dito po ay nasa 250 ang kilo ng aming native chicken.
So kahit upgraded po or native. So ito naman ang aming patukaan. Ayan, DIY lang po yan. Kawayan lang po ang aming patukaan. So hindi kami gumastos ng pang PVC or anuman. Tapos ito lang po ang aming tubigan. Pero soon po i-improve ko po yan. Nag-order na po ako sa Shopee. Since malayo kami talaga sa Maynila, sa Mindanao, sa Agusan del Sur po kami. Sa Agusan del Sur. So ayan, improve ko para mas maraming tubig at mas maraming kainan ang kanilang magagamit. So ito naman po ang aming kamutihan. Ayan po, pag snacks, ayan po kami kumukuha. Diretso na po, kukuha lang po kami. Hindi na po inamin itsa-chop at isa sa ilalagay lang po namin doon. Kung may magsasabi na masisira yung mga kuwan ng manok, nguso ng manok or sungo, ano yan sa Tagalog, hindi naman po, sabi ng papa ko. Tapos ito naman, andito yung shamo. Ayan po, pure shamo po ito. Dompo. Ang laki po ng manok na to. Ayan o, my friend. So, binili ko po ito dati ng 3,000 pesos. So, nasa 3 months pa siya nun. So ngayon, nasa 5 months old na yata to. Ayan po ang aming dompo shamo. Ang laki po nito. Nasa 5 kilos na po ito. Tapos andito naman ay na yung mga bagong panganak na rin. Ilang weeks pa to. Yan, may anak po dyan ang aming shamo. Ayan, brother namin. Napaka DIY lang ng mga gawa ni Papa dito. Tapos ito, ayan, kasi ito po ay galing dun sa malalaking range net. Kaso pinagtutulungan siya. Ayan, nasugatan po yung leeg niya. At under medication na po ito. Tapos ito naman, andito yung mga individual ng mga pinagpapahinga naming manok. Ayan. Ito, lalaki, breeder, isa sa mga breeder namin to. Ayan, sa loob nito. Ayan, may mga 1, 2, 3, 4, 5. So mga limang manok po ang nasa loob nito. Individual na kulungan yung mga pinagpapahinga namin. Mas maganda kasi para sa akin bilang OFW, try lang ng try hanggat may ipkaka may kaya pa tayo sa puhunan. Kung anong mga opportunity na pwede. Tulad dito ay nasa barangay po kami. So mga 15 minutes kami away from the city. Ayan. Kung ano mga opportunity tulad nitong pag-aalaga ng manok ay pinapatos ko talaga hanggat may puhunan pa, hanggat may trabaho pa tayo. Thank you for watching po at I hope nag-enjoy kayo sa aking munting backyard chicken farm. God bless po sa ating lahat.